Atagin mahal ko. Tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang Ebanghelyo ng Kaligtasan. At ang lahat ay aming inanyayahan tumayo bilang pagibigay galang sa dakilang Ebanghelyo ng Kaligtasan at dadali pa pangaral ang ating minawal mangaral ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. Praise God. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Amen. Praise the Lord. At tayo po mag-aisang dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mapagpala po namin Diyos na maparihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito kami sa iyong banal na paanan, lubos, nagpupuri. At nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa iyong pagkilos sa aming kaligitnaan. Mahal na Panginoon, damadama po namin ang iyong napakadami sa prosesya. Mahal na Panginoon, pinagpala kami sa lahat ng pinagpala sa unang talangin namin kagalang-galang. Mahal na Pastor Evangelist Wilder Estrada Meda, your end time prophet. Langis mo po, mahal na Panginoon, yung malasalita. Alisin mo lahat mga hadlang, mahal na Panginoon, and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal. God bless you po, mga mahal. At makabalik po kayo sa inyo po mga upuan. Purihin ang ating mahal po inoon. Una tigit sa lahat, mga mahal. Ating pinabot ang pinapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba. Tanging sa iyo lamang, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, Creator of the Universe, the Alpha and Omega, our dearest Jesus, hallelujah, praise the Lord, and give the whole honor to our beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of a loving God, beloved so much po, aming kagalang-galang mala pastor, and also beloved and honorable pastor, Lina C. Almeda, beloved mama dear in heaven, hallelujah, hallelujah, to all the beloved children of our beloved noble parents in the Lord, very pleasant afternoon po, and beloved so much po, hallelujah, hallelujah, sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Amen? Sa pinagpalang gawain, tunay na gawain ng ating malapay na Jesus Miracle Crusade International Ministry. At maging sa mabaguhan, webcast viewers, kayo po'y aming po minabati at welcome po sa tunay na gawain ng ating malapay noon. Ating muna basahin mga minamahal, 1 John chapter 5, verse 20. Unang 1, kapitulo 5, versikulo 20. Amen. The first book of John chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Sa Tagalog. Dito po sa unang 1, kabanatang 5, talatang 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng kapagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesus Cristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kinakailangan makilala maminamal ng buong mundo. Amen. Amin na mahal, kung sino po yung dapat na paglingkuran ng Diyos. Sapagkat ang tao po ay nalihis, mami naman, nagkanya-kanya ng paniniwala patungkol sa ating mahal na Panginoon. Meron po kinikilala ng tatlong Diyos, meron po kumikilala dalawa ang Diyos, meron mga tatlong persona ang Diyos, meron pang Diyos na malaki, may maliit na Diyos, mami na mahal. Sabalit ang sayo po dito, mami na mahal, iisa lamang ang Diyos, mami na mahal, the true God and eternal life. Amen. Praise the Lord. Walang ibang Diyos, mami na mahal, at napakalaki, mami na mahal, ng kahalagahan ito. Sapagkat kung hindi mo makikilala ang tunay na Diyos, sinong tutugon sa iyong panalangin? Mami na mahal, papaano ka pakinggan ang ating mahal na Panginoon? Bagkos, mami na mahal, makikita po natin sa balakasulatan, mami na mahal, parusa ang iyong kakamtin. Mami na mahal, imbis ikaw ay nananalig sa Diyos, nananalangin sa Diyos, mami na mahal, at umaasa ng tugon mula sa ating mahal na Panginoon, amin na mahal, imbis tugon, parusa. Amin na mahal. Ang sabi, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Amen? Diyos na nagkatawang tao at tayo binigyan ng pag-unawa upang ating makilala siya na totoo. Amen? At tayo'y nasa Kanya na totoo. Amen. Totoong ikay nasa ating mahal na Panginoon kapag kilala mo ang totoong Diyos. Sa makatuwid baga, sabi mo, makikilala mo siya na totoo, na tayo nasa Kanya na totoo, nasa makatuwid
ay sa kanyang anak na Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tunay na Diyos, maminamahal. Ibig sabihin, maliban sa ating mahal na Panginoon Jesus, lahat ay fake na. Wala na pong ibang Diyos, maminamahal. Praise the Lord. The truth is absolute. Amen? Maminamahal, hindi ayon sa interpretasyon, maminamahal, ng tao. Bagkos ito po ay absolute kung ano po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Subalit ang tao po ay dinaya ng kaaway, maminamahal. Nagkaroon po sila ng kanya-kanyang interpretasyon patungkol sa ating mahal na Panginoon. Kung ano lang ang maisip ng tao, maminamahal. Sapagkat sumisingit yung kaaway, dinadaya ang tao, maminamahal. Subalit ang sabi po, maminamahal, when He, the Spirit of Truth, is come upon you, He will guide you into all truth. Ikaw ay gagabayan ng ating ituturo ng ating mahal na Panginoon sa buong katotohanan. John chapter 16 verse 13, maminamahal. So kailangan ang Espiritu ang mag-guide sa iyo, maminamahal. Kapag hindi ang ating mahal na Panginoon, yung masamang Espiritu ang mag-guide sa iyo. Iba na iyong pananawala. Iba na ang iyong pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Maminamahal. Ano po ang magiging kahinatnan niya, maminamahal? Hindi mag-manifest ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Walang tugon sa panalangin, maminamahal. Praise the Lord. Malao na, matagal na ang panahon na ang ating mahal na Panginoon hindi lang pinansin, maminamahal. Amen? Ang pagkadaya ng tao. Subalit, dumarating ang panahon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagsugo ang ating dakilang Diyos ng totoong propeta upang ihayag sino ang ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Huh? How many years nadaya ang buong mundo? Amin na mahal. Imagine, wala naman sa banal kasulatan tatlong persona. May God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero yan ang number one ngayon, ang kinikilala sa buong mundo. Pero ito po ay wala sa salita ng ating mahal. Wala, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At makikita naman, by their fruits, ye shall know them. Amen. Mga minamahal, ano naging bunga? Eh, wala rin pananampalataya. Ano naging bunga? Wala rin signs, wonders, and miracles. Walang tugon sa panalangin, maminamahal. Amen. Praise God. Basahin muna natin, maminamahal. John chapter 16, verse 13. The book of John chapter 16, verse 13. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Tagalog, Caleb. Juan, Kapitulo 16, versikulo 13. Ngayon may, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Purihin ang ating mahal na Panginoon. He will guide you into all truth. Sa buong katotohanan, hindi one half truth, hindi 99% truth, bagkus buong katotohanan. Mga minamahal, at mag-manifest ang ating mahal na Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 17 up to 19. Mang minamahal, gaano kahalaga yung Espiritu ng ating mahal na Panginoon na siyang mangungusap, siya ang magpapaunawa sa iyo, mang minamahal. Hindi yung karnal na kaisipan mo, porque sinabing, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Praise the Lord. Aminamahal, hindi porque sinabing He gave His only begotten Son, dalawa na. Yun pong interpretation kasi ginamit ang karnal na kaisipan. Amen. Praise the Lord. Hindi tinignan ang salita ng ating mahal na Panginoon from Revelation, from Genesis
to Revelation, mga mahal, ang ating kagalang-galang mga pastor nabasa ang banal na kasulatan how many times with prayer and fasting from Genesis to Revelation. Kaya ang ating mahal na Panginoong Diyos, ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, nangusap, amen, at nagpakilala, nagpahayag ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, with spiritual wisdom, Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sapat kung walang sakripisyo, mga minamahal, dayain ka ng kaaway. Amen. Kung ano-anong maipasok sa isip mo, mga minamahal, hindi makas out yung spirit of deception, lying spirits, mga minamahal. Papasok yan, mga minamahal. Kaya kapag nanalangin ka, malito ka na ngayon tuloy. Oh, my God the Father pa pala. Mayroon palang God the Son pananalingan. May God the Holy Spirit pa pala. Eh, wala naman yan sa balang kasulatan. Nag-iisa lang. Makita po natin, mga minamahal, sa 1 Corinthians 6, mamaya, mga minamahal, iisa lang ang Diyos. Ang Ama! Iisa lamang yung Ama. Mga minamahal, ang ating Diyos na Ama. Siya lamang nag-iisa. At siya ay nagkatawang tao. So, hindi siya nadoble. Hindi siya nag-multiply. Iisa lang yan, nagkatawang tao lang. At bumalik na sa kanyang pagiging Ama. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sandaling panahon lang naman. Amen? 30 years sa ating mahal na Panginoon sa lupa. He was manifested as flesh. Maminamahal, bilang tao. Subalit, after na mabata at mabuhay muli ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, after na isagawa ng ating mahal na Panginoon ang kapagliligtas sa buong sangkatauhan sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nabuhay muli ang ating mahal na Panginoon. Pumailan lang, bumalik sa langit. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakasimple! Amen! Ephesians chapter 1, 17 up to 19. In the book of Ephesians chapter 1 from verse 17 up to verse 18. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po sa Epeso, kabanatang 1, talatang 17 hanggang 18. Upang ipagkalob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng Karunungan at ng Pahayag sa pagkakilala sa Kanya, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Amen. Praise the Lord. 19. At kung ano ang dakilang kalakan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Alapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. So, kasunod na po yun. Kapag nakilala mo ng buuhan, no? Kilalang kilala mo ang ating mahal na Panginoon. Na-revealed na sa iyo ang kanyang the knowledge of Him. Maminamahal. Alam mo, kilala mo ang Diyos na iyong tinatawagan. The eyes of your understanding being enlightened. Maminamahal. O naliwanagan ang iyong puso. Maminamahal. Na malaman kung sino, kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag, kung ano ang kanyang kayamanan ng kaluwalhatian ng pamana ng mga banal at ang kasunod, maminamahal, kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasunod na po dyan, pagkilala mo ang ating mahal na Panginoon, aba, ang manifestation ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Signs, wonders, and miracles. Kaya nagtaka sila. Ba't ganoon sa Jesus Miracle Crusade? Kakaiba ang mga himala. Amen. Umakyat ng talipaw ang ating kagalang-galang mahal pastor way back year 2000, mga minamahal, at doon nakita ng buong mundo. Amen. Mga minamahal, hindi na itago sa buong mundo. Inopen talaga ng ating mahal na Panginoon na sa dakilang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ay walang imposible, hindi katabla ng bala, walang sa datang mananaig laban sa iyo, mga minamahal, at maging iyong mga matitigas ang puso, mga minamahal,
ay pinalambot ng ating mahal na Panginoon upang kumilala sa ating mahal na Panginoon. Like, hindi nila kilala ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Hindi nila kilala. Amen? Mayroon silang sariling paniniwala. Subalit, nung makita nilang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ito po ang kumumbinsi sa kanila. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano na lang, maminamahal? Paano na lang kung hindi na ipakilala ang totoong Diyos? Amin na mahal. Eh di sana hanggang ngayon nandoon pa rin po tayo, mami na mahal, sa pag may karamdaman, takbo sa ospital, bili ng gamot, utang kaliwat kanan, hindi alam kung saan susuling kapag may dumarating na mga kalamidad, takot na takot. Eh ganoon naman po talaga, mami na mahal, ating buhay dati. Subalit nung makilala natin ang totoong Diyos, pinapangaral ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon, masdan ninyo, amen, buong mundo, amen, masdan natin ang ating mga sarili, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang mga himala, maminamahal. Hindi mapasubalian purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga ayong patutuon natin, walang katapusan. Amen. Mga dakilang himala ng ating dakilang Diyos, maminamahal, exceeding greatness of His power. Maminamahal, yun ang nakikita natin. Bakit? Totoo ang pinangaral. Sapat kung mali, makabalik pa kaya ang ating kagalang-galang, mga pastor? Amin na mahal. Kung hindi totoong Diyos ang pinapangaral ng banal na ministeryo ito, amin na mahal, mag-multiply ba ang mga signs, wonders, and miracles? Amin na mahal. Ha? Take note, amin na mahal. Hindi pa nangyayari sa history ng mundo. Amen? Ang nangyayari ngayon sa Jesus Miracle Crusade, ngayon lang, amen, praise the Lord, na may tinayo na totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon, na doon binuhos ng ating mahal na Panginoon ang kanyang dakilang kapangyarihan. Ha? Nangyari ba before? Sana doon sa Israel. Chosen people of loving God. Subalit, lumihi sila sa tawag ng ating mahal na Panginoon. Hindi nila kinilala ang ating mahal na Panginoon. Nilipat sa true church of the living God. Ito ang sinilang. The gates of hell shall not prevail against the true church of the living God. Mami na mahal, nagpapatutuo tayo sa buong mundo ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Mami na mahal. Oh, kaya ngayon, pinagpala tayo, mami na mahal. Araw-araw, ama, magsawa ka sa patutuo. Magsawa ka sa himala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dahil kilala natin ang totoong Diyos na dapat paglingkuran. Amen? Nag-manifest ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon na ito po ang dapat malaman ng buong mundo. Amen? Hindi salita, mami na mahal. Mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos. Mapakinabangan, mami na mahal, ang mga salitang makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ha? Mami na mahal, imbis parusa ang kamti ng tao, pagpapala. Mami na mahal, 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9, mami na mahal, napaka-urgent. Amen? Sa ating minamahal webcast viewers, hindi po basta-basta ang pagkakilala sa nag-iisang Diyos. Urgent ito, mga minamahal. Ha? Yung iba kinahiya, bakit mo ikahiya? Ha? Why, mga minamahal, na itago mo ang nag-iisang Diyos na maipakilala mo samantalang ang ating mahal na Panginoon kapag nakilala ang tao, oh, ang ating kagalang-galang malapas with all boldness. Amen! Praise the Lord! Pinakilala ang totoong Diyos. Ito ang nakinabang, milyon-milyong mga kaluluwa. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling sa lahat ng uring karamdaman. Amin naman. Protektado sa lahat ng gawa ng Diablo. Tinatapakan lang ang Diablo. You shall tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing shall by enemies hurt you. Imagine, mami na mahal, hindi na ikaw yung matatakot at manginginig sa kaaway. Ang Diablo na po ang manginginig sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Subalit, kapag hindi mo sampalatayanan ang naging isang Diyos na pinapangaral ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos, with all the signs, wonders, and miracles, and gifts of the Spirit, mami na mahal, you neglect your salvation. Oh, ano pong sabi? 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9. The second book of the Thessalonians chapter 1, verse 8 and verse 9. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Hallelujah, hallelujah.
Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, Versikulo 8 hanggang 9, na maghihiganti sa hindi magsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi magsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalawalatian ng kanyang kapangyarihan. Amen! Praise the Lord! Oh, ang implication nito, mami, implication nito is walang hanggang kaparusahan. Mami namal, inflaming fire. Oh, taking vengeance of them that know that God. Hindi kumikilala sa nag-iisang Diyos na buhay na makapangyarihan, na nag-aalok ng dakilang pag-ibig, nang sabi po, mami namal, how shall ye escape? Hebrews chapter 2, verses 3 and 4. Mami namal, kung sana ang pinapangaral ay puro salita lamang, pwede mang balibalain ng tao. Amen? Maaaring magkaroon pa ng isis, wala man nangyari sa buhay ko eh. Amen? Eh dito, mga minamahal, you cannot resist, mga minamahal, ang katotohanan ng pinapangaral dito, mga minamahal, sapat hindi po salita. Amen? Hindi pang kumbinsi, mga minamahal, ng magagandang mga paliwanag. No, mga minamahal, ang magpukumbinsi sa iyo, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Imagine, gagaling ka sa cancer mo, lutas ang problema mo, amin na mahal, ligtas ka sa mga earthquake, ligtas ka sa mga bala, ligtas ka sa mga holdupper, amin na mahal, ikaw ay namamayag bakit may kapangyarihan galing sa ating mahal na Panginoon. Ano pang hanapin mo, amin na mahal? Hindi mo kailangan ng bodyguard. Ang bodyguard mo, maanghel ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Mismo ang ating dakilang Diyos, sasamahan ka, iingatan ka. Amen. Amin na mahal. Nabasa na po natin, mami na mahal, Hebrews chapter 2, 3, and 4. The book of Hebrews chapter 2, verses 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him, God also bearing the witness both with signs and wonders, and with diverse miracles and gifts Hallelujah. Of the Holy Ghost, according to His own will. Oh, glory to God. God bless you, Pastor Galo, kindly. Ito po sa mga Hebreyo, Kabanatan 2, Salatan 3 at 4. Paanong makakatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatutunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig? Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Paano makatakas ka sa impyerno? Amen? Mami na mahal, ito na inalok ng ating mahal na Panginoon. Not with enticing words of man's wisdom, mami na mahal. Gagaling ka sa cancer mo, lutas ang problema mo. Ligtas ka sa lahat ng kapahamakan. Nasa iyo ang ating mahal na Panginoon. Iingatan ka ng ating dakilang Diyos. Amin na mahal. Oh, pagkatapos, pabayaan mo lang, itsapwera mo lamang, narinig mo, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila, mami na mahal, how shall you escape? Anytime, ang buhay natin, mawala, kuya, mami na mahal, we have only one life to live, isa lamang ang buhay. Amen, mami na mahal, kaya nangan, halapin mo na yung katotohanan at doon mo na ipaglingkod sa ating mahal na Panginoon para makasigurado ka ng langit. Amen! Ito na nga ang pruweba, ebidensya, mami na mahal, na mayroong kapangyarihan kapag nanalikas na nag-isang Diyos. Acts chapter 3, verse 23. Kaya nga po, mami na mahal, warning, malaking warning, mami na mahal, para sa lahat na nakikinig. Sa pagang ebanghelyo, pag dumating sa inyo, pinagwalang bahala nyo, hindi na lang natin alam ang ating bukas, mami na mahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mami na mahal, huwag ka na magpatumpik-tumpik sapagkat pag hindi, ang Diablo mag-take over. Mami na mahal, Acts 3, 23. The book of Acts of the Apostles, chapter 3, verse 23. And it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. Praise the Lord. Hallelujah.
Mga Gawa Kapitulo 3, versikulo 23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupok sa inglubos mula sa gitna ng bayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Warning! Amen! Sa lahat na inaaralan ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Kapag hindi ka makinig sa totoong propeta ng ating mahal na Panginoon, wawas sa aking lubos. Pupok sa aking lubos. Bakit, mga minamahal? Ha? Bakit? Sapagkat ang alok ay pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ang alok ay pagkapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kapayapaan, kasaganahan, kaligayahan nagbubuhat sa ating mahal na Panginoon. Ang inaalok, amen! Tapos ayaw mo. Ano palang gusto mo? Amin na mahal, dumarating na ang mga earthquakes. Anytime darating ang big one. Dumarating ang mga grabing mga kalamidad, mami na mahal. Yan ang pupuksa sa mga taong ayaw kumilala sa ating mahal na Panginoon. Wars, rumors of wars, earthquakes, mami na mahal. Famine, pestilences, mami na mahal. Hindi natitigil po yan. Amen. Praise the Lord. Subalit sa tutuloy mga anak ng Diyos, wala tayong kinakatakutan, wala tayong pinangangambahan. Malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Susunduin na tayo ng ating dakilang Diyos. Revelation chapter 1 verses 7 and 8. Mamin, sino ang ating mahal na Panginoon Jesus? Yung iba, maliit na Diyos. Yung iba, gadasan lang. Meron pa palang God the Father, may God the Holy Spirit. Mamin naman, He is Alpha and Omega. Siya po, no beginning, no ending. Dati nang nandyan ang ating mahal na Panginoon. He is the creator of the universe. Jesus, mami na mahal. Ang sabi po sa Revelation chapter 1, verse 1, 7 and 8. Kindly po. In the book of Revelation chapter 1, verses 7 and 8. Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him. And they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Hallelujah, hallelujah. Ito po sa Apocalypse, kabanatang 1, talatang 7 at 8. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap. At makikita siya ng bawat mata at ng nagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay masisitaghoy dahil sa kanya. Gayun din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega. Yes, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Alapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, mami na mahal, yung sinasabi lang gadasan na sinilang sa sabsaban, mami na mahal, na akala nila ay inferior sa God the Father. Siya pala mismo ang Ama. Mami na mahal, no beginning, no ending. Diyos na nagkatawang tao. 1 Corinthians 8:6, iisa lamang ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. God the Father, wala na pong iba. Amen. At ang God the Father nag-manifest in the flesh. Oh, hallelujah. Kaya nga po, Isaiah, 1 Corinthians 8:6, at sunod po natin sa Isaiah chapter 9, verse 6. The first book of the Corinthians chapter 8, verse 6. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him. And one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Praise the Lord. The book of the prophet Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Praise the Lord. God bless you po sa Tagalog. Last verse po. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Ngunit sa ganang sa atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya.
at isa lamang Panginoong si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay at tayo sa pamamagitan niya. Yes, amen. Hallelujah. Ito po sa Isaiah, Kabanatang 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-Mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Isa lang ang Diyos, God the Father. Ang ating mahal na Panginoon Jesus, nung sinila sa sabsaban, tinawag siyang Everlasting Father. Iisa lamang ang ating Ama, the Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang ating mahal na Panginoon Jesus pala. Mami na mahal, pero magugulat ka, mami na mahal. Bakit mas maraming naniniwala na hindi siya yung Ama? Mami na mahal, talagang napakadaya ng kaaway. Salamat sa ating mahal na Panginoon. May sinugo na totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Matapang na pinangarang katotohanan. Amen. Kahit anong pag-uusig, kahit anong mapagsubok na dinanaan ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Hindi iniwan, mami na mahal. Sapat ang sabi sa balakasulo, darating ang panahon na ang mga tao at mga ngating kalamating nga hahanapin yung mga mag-cater sa kanila pong mga kahinaan. Mami na mahal, ang gusto lang pakinggan, mami na mahal, yung mga wala sa katotohanan para sila po ay mananatili sa kasalanan. Subalit dito, purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagkalubang ka ng kapangyarihan upang may sagawa mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa magitan ng kanyang Espiritu. Amen! Praise the Lord! Habang tayo pong lahat ay tumatayo, mami na mahal, praise the Lord, hallelujah. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. At habang binibigyan po ang panahon sa ating beloved Hill Cruz, my beloved co-preacher, for our altar call, amen, hallelujah.